Dear Lady Love TV. Magandang araw. Tunghayan po natin ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Billionaire's Rivalry for the Baby. Tunghayan na po natin ang 11th bahagi. Matapos ang kwento ni Dino ang nangyari noon, ay tila nagbalik sa alaala ni Emily na nangyari noong 14 na taong gulang siya. Hindi ibig sabihin na porket niligtas kita noon ay distant na tayo. Walang kaemo-emosyong tura nito kay Anton. Ikaw lang ang nagpipilit na pwede tayo. Tila naman sinaksak ang puso ni Anton sa narinig. How can you say that? May anak tayo, Emily. Napakuyom ng kamao si Emily. Halos maluha-luha siya dahil sa galit. Pati ang pagkakaroon natin ng anak, pinilit mo lang din, Mr. Villaforte. Nagtagis ang bagang ni Anton sa narinig. Aniya, kailan ba siya mapapatawad ng babae? At saka isa pa, hindi mo pa sigurado kung anak mo talaga si Jairo. Anak ko siya, Emily. Mariinggit niya. Merong DNA test result na hawak si Dino at positive result noon. I'm 100% sure that it's fake. Giit niya. Pati yung pinakita mo result, pwedeng pineke mo lang din yon. And since meron din namang DNA result na hawak si Dino, maging fair ka. Hayaan mo si Jairo na makasama siya. Umakbang siya palapit kay Dino. Ngunit bago pa niya tuluyang malampasan si Anton ay pinigilan siya nito sa braso. No, Emily. Why would I let if I'm 100% sure that it's fake? Marahas niyang tinanggal ang kamay niyang nakahawak sa braso niya. Ako ang masusunod, Mr. Villaforte. Nakipagsukatan siya ng matalim na tingin sa lalaki. Ako ang nanay ni Jairo. Ako ang magdedesisyon. Ngayon, kung gusto mo kaming mabawi, magpa-DNA test ulit kayong tatlo. Umarko ang kilay niya pagkatapos ay muli siya nagsalita. Imposible namang dalawang tatay ni Jairo, diba? I already shown you the DNA test result. Kung meron man sa amin dalawang na-make na result, for sure it's Dino. Hindi ko gawa na mandaya, uncle. Sabat nito. Noon siya napabaling sa kanyang pamangkin. Really? Nauuyab na saad nito. Hanggat walang panibagong DNA test, ako ang masusunod. Kung si Dino ang tatay ng anak ko, deserve niya makasama ang bata. Tiimbagang na napunta ang tingin niya kay Emily. Jairo is mine, Emily. May hawak ding resulta si Dino. Giit niya. Gumagawa ka lang ng rason para mailayo sa akin ang anak ko. Puno ng hinanakit ang mga mata nito. Naging fair lang ako. Dapat salitan kayo ni Dino. Kay Dino muna kami ng isang linggo. Tapos sa susunod na linggo, sa'yo naman kami. A week? Hindi ko kayo makakasama ng isang linggo? No way, Emily. No way. Nagpupuyos ito sa galit. Be fair to me, uncle. Hayaan mo akong makasama sila. Ako ang masusunod. Ako ang nanay, kaya ako ang magdedesisyon. Matapos ang ilang ulit na pagtatalo, sa huli ay nakapagdesisyon silang salitan sila ni Dino. Monday, Wednesday at Friday ay kay Dino silang mag-ina at tuwing Martes, Webes at Sabado naman kay Anton. Mahigit 1 week itang hindi nakikita. Ano nangyari? Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Hindi ako pinalabas ang uncle mo sa kwarto. Nakakaasar siya. Sinaktan ka ba niya? Hindi. Umiling-iling ito. Ginagap ni Dino ang kanyang kanang kamay at masuyon tumingin sa mga mata ng dalaga. Pasensya ka na. Hindi kita na ipagtanggol. Hindi ko inakalang magagawa yun sa iyo ni Uncle. Naku, awat na. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Huwag na muna natin pag-usapan at pakaintindihin ang matandang yon. Enjoy natin ang araw na to kasi baka bukas, babalik na naman sa boring niyang buhay. Dahil maaga pa naman, ay napagdesisyon na nilang lumabas. Bilang pambawi sa naidlot nilang lakad noon, ay nagpunta sila sa mall. Hindi sila masyadong nagtagal roon. Tanging isang pares lang ng sapatos at isang laruan ang napili ng bata. Ngunit nang mapunta sila sa children's play area, ay hindi na magkamayaw si Jairo sa sobrang tuwa. Mahigit 4 oras silang namalagi roon. Walang pagsidlan ang tuwa sa puso ni Emily habang pinapanood ang dalawa. Malutong ang bawat halakak ni Jairo habang nakikipagbatuhan ng maliit na bola kay Dino. Noon niya natantong kailangan nga talaga ng ama ng kanyang anak na makaramdam ng pagod ang bata.
ay saka lamang sila lumabas ng play area. Sunod silang dinala ni Dino sa isang restaurant bago sila nagdesisyong umuwi. Thank you for the great day, Emily. Sinserong tura nito nang maihatid sila sa silid na dati nitong inuuko pa. Ako dapat ang magpasalamat kasi pinasaya mo si Jairo. Sumilay naman ang ngiti sa labi ng lalaki. Sana maulit to. Natigilan naman si Emily sa narinig. Ngunit nang makahuma siya, iginawaran niya ng ngiti ang lalaki. Naku, baka maubos namin mag-ina ang yaman mo. Nakatawang biro niya. It's okay. Ang mahalaga, mapasaya ko kayo. Napapiksi ng kamay si Emily. Ito naman, masyadong serious. Nagbibiro lang naman ako. Sige na, gora ka na. Papatudugin ko na ang bata. Sunod niyang turan bago muling makabanat ang lalaki. Sige, good night. Muli pa nitong turan bago humakbang ang paa niya paatras. Kumaway naman sa kanya ang dalaga bago tuloy ang pumasok at isara ang pinto. Na makapasok siya sa loob ay nabungaran niyang kagagaling lang sa banyo ang bata. Nakasuot ito ng pambatang bathrobe. Nanlaki ang mga mata ng dalagang lumapit sa kanya. Marunong ka ng maligo? Opo, tinuruan po ako ni Papa. Napakurap-kurap si Amino sa narinig. Hindi siya makapaniwalang ginawa iyon ni Anton. Na makita niyang nagtungo ito sa walk-in closet, ay kaagad niyang sinundan ang kanyang anak. Kitang-kita niya kung paano maingat itong kumuha ng damit. Akin na at tutulungan na kitang magbihis. Kaya ko na po ito, ma. Malaki na po ako. Napaawang na lang ang bibig ni Emily. Mahigit isang linggo lang silang hindi nakita. Tapos ngayon, marunong na itong maligo. Alis ka na po, mama. Magbibihis po ako. Lalo siyang napatanga sa inasta nito. Nang hindi siya kumilos, ay lumapit ito sa kanya at marahan siyang tinulak. Palabas ng walk-in closet. Teka, anong masama kung makita kitang magbihis, ha? Pinamaywangan niya ang anak. Mama naman eh. Napapadyak pa ito. Big boy na nga po ako. Natawa naman si Emily sa tinura nito. Sige na nga, big boy ka pa dyan, ha? Nang iniwanan niya ang bata, ay tumungo na rin siya sa banyo upang makapag-shower. Nang matapos siya ay nasa kama na ang bata. Nakasandal ito sa headboard at tila matanda dahil may suot itong eyeglasses at nakatutok ang tingin sa iPad. Hoy, kanino galing yan, ha? Tukoy niya sa iPad niyang hawak. Bigay po ng papa ko. Pinanliitan niya ng mata ang anak. Ha, gets ko na. Gadgets pala ang pinapansuhol sa'yo na matandang yon. Love po kasi ako ni Papa kaya binigyan niya ako ng ganito. Naiiling na lamang siyang tumalikod at pumasok sa walk-in closet para makapagbihis. Sa huli, tinapili niyang isuot ang isang kulay pulang pantulog na hanggang tuhod ang haba. Pinatungan niya iyon ang katerno nitong silk robe. Nang balikan niya ang bata ay ganun pa rin ang ayos niya. Habang tinutuyo niya ang kanyang buhok gamit ang blower, ay pasimpo niyang pinanood ang bata. Tila eksperto ito sa pagtipa sa gadget na hawak niya. Tama na yan, tulog na. Saad niya kasabay ng paghiga niya sa tabi nito. Magpapasalamin ka pa, ha? Anti-radiation eyeglasses po ito, mama. Tinanggal niya iyon sa kanyang mata at nilagay sa kahong lagayan ng salamin sa mata. Sabi ni Papa, gamitin ko raw para hindi masira yung mata ko. Napaikot ng mata si Emily nang ma-imagine niyan tinuturuan ni Anton ng bata. Hindi iyon nakita ng bata dahil abala ito sa paglalagay ng gadget sa loob ng kanyang bag. Mama, hindi na ba tayo uuwi kay Papa? Biglang tanong nito dahilan para mapatitig siya sa anak niya. Namimiss ko na po ang Papa. Nahimigan niya ang lungkot sa boses nito. Ano namang mamimiss mo sa kanya? Hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Lagi kami naglalaro. Naglaro din naman kayo ng Daddy Dino mo, di ba? Napanguso naman ito. Iba naman ang Papa ko. Hi, ewan ko sa'yo. Itulog mo na yan. Good night, Mama. I love you. Good night. Hinalikan niya ito sa noo. Good night din sa Papa ko. Mahinang saad nito bago ipikit ng kanyang mga mata. Nailing na lamang si Emily. Na makatulog na ang bata ay tila nalunod naman siya sa sari-saring tanong. Aniya, anong mangyayari kapag nalaman kung sino ang totoong ama ni Jairo? Maayos na kaya ang lahat o lalo pang magiging magulo? Pura niya sa sarili. Mas gusto niya si Dino na lang sana ang ama ng bata. Ngunit hindi niya maiwasan ang mangamba dahil tila punong-puno ng kasiguraduhan si Anton. Nagsimula tuloy siyang mapaisip kung paano magiging buhay nilang mag-ina kapag si Anton ang totoong tatay ni Jairo. Hindi niya nakikitang ikakasal siya kay Anton. Namumuhi siya sa lalaki kaya paano nila mabibigyan ng kumpleto at maayos na pamilya si Jairo. Napabuntong hininga na lamang siya bago ipinikit ang kanyang mga mata.
Iwinaksin niya ang mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan at pinilit ang sariling magpatangay sa antok. Ngunit nagising ang inaantok na diwa ni Amelie nang marinig niya ang tatlong beses na mga sunod-sunod na pagkatok sa pinto. Napakusot siya ng mata bago bumangon. Muli niyang narinig ang pagkatok, kaya naman tumayo siya at tinungo ang pinto upang buksan iyon. At tila tuloy ang nagising ang kanyang diwa nang makita niya kung sino ang nasa labas. Nakasuot ito ng puting t-shirt at gray jogger pants. Medyo magulo ang kulot nitong buhok. Anong ginagawa mo rito? Hindi niya maitago ang pagkabigla. Sinusundo kayo. Walang kang ngiting-ngiting sagot ni Anton. Hindi rin nakaligtas sa pang-amoy niya ang amoy na alak. Gayunpaman, ay nangibabaw pa rin ang swabing amoy nito na tila kay sarap singhutin. Ano? Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Mariin naman siyang tinitigan ni Anton bago sumagot. It's already 12:01 in the morning, Amelie. Araw na ng Martes kaya sinusundo ko na kayo. Wala na nagawa si Amelie nang pumasok sa loob si Anton. Walang kahirap-hirap nitong kinarga ang batang natutulog. Kitang-kita niya tuloy kung paano nag-flex ang muscles nito sa braso. Let's go home. Malamig na tura nito bago humakbang palabas ng silid. Napabuntong hininga na lamang si Amelie bago sumunod sa lalaki. Nang matapat sila sa kwartong inuukupan niya, ay noon niya napansin ang code na tinipan ng lalaki. 10-29-18. Napakurap siya. Ganun din ang password ng cellphone niya noon. 10-29-18 o October 29, 2018, ang birthday ni Jairo. Napaawang ang bibig niya nang matanto ang kahulugan ng code. What's wrong? Nang mapatingin siya sa lalaki, ay noon niya nakitang nakatitig ito sa kanya. Nakaguhit ang gitla sa noon ito. Marahil ay napansin nito ang kanyang reaksyon. Iyong code. Kanda utal niyan sa ad. It's my son's birthday. Malamig na sagot nito. Napalunok siya sa narinig. Tama nga ang kanyang hinala. Aniya sa sarili, paano niya nalaman ang totoong birthday ni Jairo? Aniya sa sarili, imposible naman niyang malaman na nagpa-imbestiga lamang ito dahil ang nakalagay sa birth certificate ng bata ay November 3. Lutang yata si Ted kaya ibang naipa-register niya sa birth certificate. Jairo is my son, that's why I know. Saad nito na tila nabasa ang iniisip niya. Ilang sandali pa niya itong tinitigan bago tuloy ang pumasok sa loob ng silid at marahang ilapag sa kama ang tulog na si Jairo. Tila wala siya sa sariling sumunod sa loob ng silid. Gulong-gulo siya kung paano niya yon nalaman. Ang bagay na iyon, don't think too much. Alam ko kasi ako ang ama. Ganun lang yon. Muli pa nitong saad bago pumasok sa loob ng banyo ng silid. Kibit-balikat na lamang na lumapit sa kama si Amelie at tumabi sa kanyang anak. Ipinikit niya ang mga mata, ngunit hindi niya nagawang makuha ang kanyang tulog. Napamulat lamang siya ng mata na maramdaman niya ang presensya ng kung sino man. Nang magmulat siya ng mata ay nakita niyang pumasok sa loob ng walk-in closet si Anton. Nakatapis ito ng puting tuwalya. Halatang katatapos lang maligo. Kitang-kita niya tuloy ang malapad na likod nito. Ilang sandali lang ay lumabas niya ito ng walk-in closet. Nakasuot ito ng puting sando at boxer short. Tila nanuyo ang lalamunan niya nang lumapit ito sa kanya. Dumiretso ito ng higa sa tabi ni Jairo. Otomatikong napabangon si Amelie sa pagkakahiga. Hep, bakit ka nahihiga dyan? Umarko naman ang makapal nitong kilay. Obviously, I will sleep beside my son. Walang emosyon na tura nito. Hindi pwede. Mabilis niya saad, dahilan para mapakunot noo ito. Si Dino nga, hindi kami tinatabihan. And that's good. Dahil hindi ko siya mapapatawad kapag ginawa niya yon. Walang kangiting-ngiting tura nito. Now, let's sleep. May pupuntahan pa tayo bukas. Nang ipikit nito ang kanyang mga mata, ilang sandali pa siyang napaupo. Hindi siya komportable na kasama niya itong matulog sa iisang kama. Pakiramdam niya ay hindi siya secured na kasama niya ito sa iisang tulugan. Na-imagine niya ang gagapangin siya nito. Ngunit nang lumipas ang mahigit isang oras, hindi na niya mapigilan ang mapipikit dahil sa labis na antok. Wala na siyang nagawa kundi humiga na rin sa tabi ni Jairo. At tila napanaginipan pa niya ang laman ng isip niya kanina. Tila ba naramdaman niya lumundo ang kama sa tabi niya. Napanaginipan niya ang pagyakap ng matipon ng braso sa kanyang maliit na bewang. Hindi lang yon, hinalikan din siya umano sa gilid ng kanyang noo. Gusto niyang imulat ang mata upang magising sa kanyang panaginip. Ngunit, nang marinig niyang umusal ito ng goodnight, at tila mahinang nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Kinabukasan, naalimpungatan si Amelie sa mahinang tapik sa kanyang pisngi.
Mama? Mama? Boses iyon ni Jairo. Muli niyang naramdaman ang tapik sa kanyang pisngi. Mama, gising na. May pupuntahan tayo. Napaungol na lamang siyang napamulat ng mata. Dali na, Mama. Hinila nito ang kamay niya upang piliting bumangon sa kama. Iginala ni Amelie ang paningin. Nang madako ang tingin niya sa orasang nasa bedside table, ay nakita niya ang 6:00 na. Maaga pa. Tulog muna tayo. Sa biyahe ka nalang matulog, Mama. May pupuntahan nga tayo eh. Muli nitong hinila ang kamay niya. Nang madako ang tingin niya sa bata, ay noon niya nakita ang bagong ligo ito at bihis na bihis. Nakasuot ito na stripe na polo shirt at maong pants. Nakasuot na rin ito na rubber shoes. Noon na rin siya bumangon ng higa. Kailangan mo ng maligo, Mama. May pupuntahan tayo. Pumunta ang bata sa likod niya at tinulak siya para tumayo. Tayo na, Mama, please. Nang bumukas ang pinto ng silid, ay kaagad siyang napatingin roon. Pumasok mula roon si Anton. Nakasuot ito ng polo na kulay dark blue. Nakatupi ang manggas nito hanggang sa kanyang siko. Tinernohan niya iyon ang jeans at rubber shoes na katulad ng suot ni Jairo. Ano ba itong sinasabi ni Jairo? Hindi na iwasang kumprontahin ito. Tanda niyang sinabi nito may pupuntahan sila bago ito matulog. May pupuntahan tayo. Amelie, you should take a bath now. Dali na, Mama. Muli siyang itinulak patayo ni Jairo. Dahilan para hindi niya na masagot si Anton. Oo na, mamang maliit. Maliligo na po. Saad na lamang niya upang tumigil ang anak sa kakulitan nito. Nang matapos siyang maligo, ay napili niyang isuot ang kulay maroon na off-shoulder jumpsuit. Tinernohan niya iyon ng flat sandals. Nag-stop over sila sa isang restaurant para kumain ng agahan. Nang matapos iyon, ay nagpatuloy sila sa biyahe. Matapos ang isang oras ng biyahe, ay nakarating sila sa isang resort. Papa, swimming tayo? Puno ng excitement ang tinig ni Jairo na makarating sila sa nirerentahan nilang cottage. Pahinga muna tayo ng konti, baby. Tapos mamaya, swimming tayo. Mahinahong tura ni Anton sa bata. Yay! Nagtatalon pa ang bata sa labis na tuwa. Kibit-balikat na lamang na umupo si Amelie sa gilid ng kama. Iginala niya ang paningin sa paligid. Maliit lamang ang lugar ngunit meron itong banyo at mini kitchen na karugtong na rin ang kwarto. Sa loob ay makikita ang bilog na mesa at dalawang upuan. Sakto lang ang laki ng kama para sa kanilang tatlo. Merong flat screen TV at air conditioned ang lugar. Gawa sa glass wall ang bahaging nakaharap sa dagat kaya maganda ang view mula sa kama. Automatikong napunta ang tingin ni Amelie sa kanyang paa nang maramdaman niyang may humahawak roon. Nanlaki ang mga mata niya na makita niyang nasa harap na niya si Anton. Marahan itong tinanggal ang suot niyang sandals at pinalitan iyon ng kulay puting indoor shoes. Tila natuod siya ng panoorin niya kung paano rin ito inalis ang isa pa niyang sapin sa paa. Nang mag-angat ng tingin si Anton, ay nagtama ang kanilang mga mata. Please give me a chance to prove myself. Kitang-kita ang pagsusumamo sa kulay kayong manging mata nito. Alam ko namang malaki ang kasalanan ko, pero please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong makilala mo ako ng mabuti. Puno ng sinseridad ang mga mata nito. Sa mga nagdaang araw, nakikita naman niya ang mabuting side ni Anton, lalo ng pagiging ama ni Jairo. Ngunit sa tuwing naaalala niya ang galit niya sa lalaki, ay tila umuurong ang kagustuhan niyang pakisamahan ito ng mabuti. Ngunit tila nagulo ang sistema ni Amelie sa itsura ngayon ni Anton. Nagtatalo ang isip niya kung anong dapat niyang gawin. Dapat nga ba niyang bigyan ng chance ang lalaking gumahasa sa kanya noon? Paano nga ba sasagutin ni Amelie ang mga tanong na ito na bumagabagabag sa kanyang puso? Samahan niyo kami muli bukas sa pagpapatuloy ng ating kwento. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.